Natawa na nga lang itong si Wembanyama sa sinabi sa kanya ni Carmelo Anthony. Pero bago natin pag-usapan yan mga idol, eto muna nga ang team ng Golden State Warriors na meron ngang solid pickup ngayong free agency. Yan nga ay walang iba kung hindi itong si Dario Saric, nag-agree nga daw ng 1-year deal sa team ng GSW. Alam naman na siguro natin na medyo tight ang budget ng Golden State nang dahil nga sa napakalalaking kontrata ng kanilang mga players, kaya very limited ang mga moves na pwede nga nilang gawin. Pero limited man ito ay matalinong move pa rin ang nagawa ng team ng Golden State ni Mike Dunleavy Jr. Dahil itong si Dario Saric mga idol ay isang solid na player at perfect nga para sa team ng Golden State Warriors. Perfect para nga sa kanilang sistema. Isang player mga idol na talaga namang very efficient sa kanyang mga 3-pointers. Nag-average nga siya ng 39% last season, which is talaga namang mas mataas pa nga sa average sa NBA. Tapos samad pa nga mga idol na meron sila ng chemistry neto rin CP3 dahil mag-teammate na nga sila sa team ng Phoenix Suns. Parang malanemanya B-Elite sa nga daw ito mga idol. Malaki, may size, pero may shooting nga sa labas. Anyways, next balita nga natin, Dillon Brooks mga idol, mukhang napaganda pa ang kapalaran ngayong free agency. Matapos na ibalita sa atin nakaraang linggo na nag-sign siya ng 4-year 80 million sa team nga ng Rockets, ay ito'y naging 4-year 86 million dollar deal na nga daw mga idol at sign and trade ang gagawin na itong team ng Rockets. At pwede pa ito umabot sa 4-year 90 million nang dahil meron nga daw 4 million na incentives na maring magawa itong si Dillon Brooks. So nanggaling nga siya sa pangako sa panghusga ng mga NBA fans na for sure wala na nga daw ibang NBA team na may gusto sa kanya matapos ng kanyang naging playoff performance laban sa Lakers to actually signing a 4-year deal na pwedeng umangat sa 90 million. So grabing kapalaran ang nangyari kay Dillon Brooks mga idol, napaganda pa nga ang off-season. Anyways, atin ang pag-usapan itong si Victor Wembanyama na natawa na nga lang nang kinausap niya itong si Carmelo Anthony at sinabi nga ito. Panoorin natin. So actually sa buong conversation nilang dalawa ni Carmelo ay nakangiti nga itong si Victor Wembanyama at mukhang medyo nahihiya pa nga ito ng ma-meet niya ang isang NBA legend. And I think lahat naman tayo ay mahihiya kapag nakakamit nga tayo ng NBA Hall of Famer respetado na kagaya ni Carmelo Anthony. Pero mga idol, napaganda ng naging payo ni Melo dito nga kay Victor Wembanyama na just go hoop and enjoy Vegas. Kumbaga, huwag na nga alalahanin yung outside noises, yung mga NBA fans na tina-trash talk nga siya matapos nang hindi maganda niyang performance sa kanyang first ever summer league game. At tama naman dyan si Carmelo Anthony mga idol, huwag na muna niyang alalahanin ang mga fans. Mag-basketball lang siya dahil hindi pa naman nag-umpisa talaga ang kanyang NBA career. Ito'y parang testing the waters pa lamang para kay Victor Wembanyama ngayong nasa summer league siya. Para bang patikim pa lamang kung ano ang NBA. And I think itong Summer League ay magiging very effective para nga sa paghahanda niya sa talagang NBA season, which is months away pa nga, so October pa. So dito ngay napangiti si Wemby sa naging magandang payo sa kanya ng NBA legend na si Carmelo Anthony na just go hoop, maglaro ka lang ng basketball at huwag ka ngang masyadong mag-alala.